Good morning guys! Ngayon magluluto po ako. Actually, naluto ko na to pero may nag-request na pakita ko sa video ko ulit kung paano magluto. So ngayon dito ang ingredients ko guys. Bell pepper, tatlong kulay yan, yellow and red and green. Tapos, onions, what do you call this? Luya in German, Ingwer, and then 2 pieces of garlic and the tilapia. So ayan, nilagyan ko siya ng meal. Arena yan, nilagyan ko siya ng flour para hindi siya dumikit sa ating kawali. So you have to put flour that is not sticky in the pan. Yun, ang aking alaga guys. So ayan o, nag-aantay siya ng pagkain kasi naamoy niya yung isda. At iyan, tuwing magluluto ako, nakabantay ang aking pusa. Nine. Kinukulong ko siya, ayan o. So let's piprito na natin siya guys. So ayan, magprito tayo ng isda. Pirito natin siya. So, ayan siya. Ang laki niya, no? Tignan nyo. Very big. Let's fry the fish until it's brown. So, bali lalagyan ko siya, guys, nitong sweet and sour. Ayan. Ano na yan? Finished product na yan, guys. Sweet and sour. Yan ang pinakasauce ko. And super, super yummy yan, guys. Pag naluto yan, super yummy. Paborito ko yan eh. Sweet and sour fish. Basta tilapia lang gusto ko sa sweet and sour tilapia. Ayoko ng ibang isda. Nang alaga ko, o nag-aantay siya ng pacha waiting for the fish. Ayan o. Pacha, what is the fish? Ha? Huh? You want fish? Yan, itong pusa ko na to guys. Pag binibigyan ko yan ng kahit anong pagkain, hindi na siya kumakain ng kanyang sariling pagkain. So, tingnan natin ang fish. Tingnan natin kung di tingnan nyo guys, hindi siya dumikit sa kawali. Kasi, hindi pa siya totally brown. Gusto ko yung brown na brown talaga siya guys. But konti lang yung matika na nilagay ko kasi dyan na natin igigisa yung ating mga gulay-gulay. So, baliktarin natin ang ating isda. So, ayan na. Kailangan ipapabrown ko yan ng bongga. Gusto ko yung parang maluto yung balat niya guys. Masarap. So, ayan siya. Ayan guys, hindi pa masyadong luto ang ating isda. Atin natin siya maging brown. Ang sarap ng aking ingredients ka. Tignan mo, talagang tinagdagan ko ang aking luya. So, ayan. Aking bell pepper, eto din yung sweet and sour chili. We will see later. So guys, tignan na natin ang ating isda. Ayan, brown na siya guys. Ayan na, pwede na siya. Pero dahil nga gusto kong malutong siya, so sa pan, baliktad. Laki ng tilapia nito guys. Ang worth ito ay 5.99 euro. Binili ko yan guys sa Asia store kasi sa dito sa Kaufland wala ng tilapia nila. Dati meron kasi mas mura. 2 pirasong ganyan, 5.99. ngayon dahil wala na nga sila, napilitan ako pumunta ng Asia store para doon bumili ng isda.
Guys, ayan na, inangon ko na yung isda. Ngayon, magigisan tayo ng bawang. Depende sa inyo yung guys, kung gusto niya lagyan ng bawang ang inyong niluluto. Pero ako, dahil gusto ko may bawang, so ayan na siya, nilagyan ko na siya ng bawang. And then, onions. Swivel. So, ayan. Swivel. Diyan na rin tayo mag aano na mag-isa sa pinagprituan nyo na isda. Kahit maglasag isda yan, isda pa rin naman yung pinirito nyo. So, ayan. Kasi dyan, ni-request yan ng aking friend dito na German na magluto ako. Eh, kahit tapa-tapa ako sa bahay niya, di-video ko na lang at nang panuurin niya. Oh, ayan. Ingwer. Ayan. Ingwer, guys. Ingwer luya. Sa German, ingwer. Mas maraming luya, mas masarap. The more onion and ingwer. Ano ba yung ingwer sa English? Yung luya, nakakalimutan ko na. Ay. So, ayan. Guys. Yan. And then, saka natin ilalagay yung kanyang yan. Ang dami ko nilagay na ano ba to? Ng ang dami ko nilagay guys na bell pepper kasi mas masarap, mas maraming gulay. So, diba? Ang ganda ng kulay. Oh, very colorful siya. Hindi ko mahalo, guys, kasi yung isang camera ko is nakahawak sa one hand is cooking, one hand is the camera. So, and then, lagyan natin siya ng ayan, paminta. You put paminta. So, ayan guys, paminta siya. Madaming paminta para masarap. Kasi ako pag nagluto ako, mapaminta talaga ako. And then, mix it well. So, ayan na siya. So, ayan guys, ako ang kawali ko guys, puro mga stainless steel yan. Walang tepal-tepal na ano yan kasi ayaw ko. Dito kasi sa Germany guys, ang mga pagpumunta ka sa mga restaurant dito, puro sila mga stainless steel sa kusina. Kasi ano daw yan, hindi dinadapuan ng bacteria ang mga stainless steel. Eh dito pa naman mahigpit kasi kinechick dito ang mga kusina ng ano, para makita nila kung malinis yung iyong kitchen or malinis yung tinitinda mong ulam. So, ayan na siya. Lalagyan ko na siya ng sus and sour. So, ayan na siya, guys. Depende kung gaano yung kadaming sauce ang inyong ilagay. So, ayan na. Haluin na natin siya ng bonggang-bongga. So, ngayon, tikman nyo guys kung okay na siya and then lagyan nyo siya ng lagyan natin siya ng naglalagay ako guys ng toyo. Ayan, toyo. So, lalagyan ko siya ng konting soya sauce. Kasi hindi ako dito na ang pinaka-asin natin, guys. So, ngayon, haluin natin siya ng bongga. Sarap niya. Ang bango niya, guys. Ang bango niya. Luto na ako ngayon kasi pagkain ko na ito ng 3 days. Like I said, hindi ako nagluluto every day kasi, guys,
Mag-iisa lang naman kasi ko. Ang sarap niya, guys. Sobra. Tapos, saka natin siya ilalagay yung isda. Na guys, nilagay ko na yung kanyang yung isda, guys, nilagay ko ngayon, ilalagay ko siya dito, yung sauce niya. Para masarap siya, malilanglang siya, guys. So, diba? Pinakamasarap na sweet and sour. Sarap siya. Sarap ng ating sweet fish. So, ganyan na siya. Hintayin lang muna siyang kumulo. And then, ready to eat na siya, guys. So, guys, that's all. Ready to eat that cheese. Thank you for watching, guys.